Pwede mo na kami palayain. Anong gagawin yun? Pinangako mo sa amin. Isa pa lang to, nung marami pang test na gagawin natin. Sa kagustuhan ni Venus na makalaya, umabigyan man lamang na maayos na sitwasyon ang tatay niya bungo sa kulungan, ay next na target niya ay si Eros, isang kinikilalang boss sa fight arena. Gamit ang disguise ay nagtrabaho sa isang hotel kung saan may party celebration sila Eros na nilagyan ng drugs na inumin ang lalaki. At nagtagumpay rin na nakapasok sa kwarto ni Eros. Pagising ng lalaki ay wala ng baril at hawak-hawak na ito ni Venus. Agad namang nadisarmahan si Venus at napahiga sa kama. At yun ang nadatnan ng gulat na si Nex. Pero mas gulat itong si Eros na kilala pala ni Nex ang babaeng kasama sa higaan. Ipinaliwanag naman ni Nex na kailangan nila Eros ito si Venus kung may gustong ipatrabaho. Lalo na ngayon na hindi nila alam ang pagkataon ni Hermes na expert si Venus sa ganitong gawain. Si Venus ay hindi na nagpaligoy-ligoy na kung bakit siya pumasok sa kwarto ni Eros na pwede niyang patayin si Eros habang wala itong kakayahang lumaban. Pero hindi niya ginawa dahil sa may pabor lamang siya nahihingin para sa kanyang tatay bungo. Samantala, malaki ang tiwala ni Priam dito sa kay Hermes kung sino ang may kagagawan ng pagkamatay ng kanyang anak na si Jason. Kaya may paunang bayad ito para sa bakasyon grande nila ni Hermes at Juno na ikinatuwa naman ni Hermes. Samantala, gulat si Tatay Yok nang binuksan ang pinto ay sila Damon at tauhan niya ang naroroon at maniningil ng utang. At dahil baon sa utang si Tatay Yok, sa sunod-sunod na lugi ng pananim ay may parusa si Damon sa ganitong sitwasyon. Ang mamarkahan sila ni Damon. Pero si Tatay Yok ay inako rin ang marka para sa ibang magsasaka na tulad niya na hindi nakabayad ng utang. Kaya hinang-hina ito ng pagdating sa kanilang bahay na inihatid ng kapwa magsasaka. Hindi nagustuhan ni Tisoy ang paraan ni Damon na isang hayop ang turing sa kapwa tao. Kaya balak na ni Tisoy na iligtas ang mga scientist sa lalong madaling panahon. Samantala, ayaw man ni Penelope na ibigay ang tamang formula. Sa pagparami at pagpahaba ng buhay ng Bug 707 ay kailangan niya gawin sa kaligtasan ng kapwa scientist na tatlong araw lamang ang palugit na mabuhay kung pumalpak sila sa kanilang eksperimento. Tuwang-tuwa si Damon sa nalaman na nagtagumpay ang eksperimento at lalo pang natawa nang hinihingi na nila Penelope ang kanilang kalayaan. Pero ayon kay Damon, simula pa lamang pala ito ng sunod-sunod na eksperimento ng mga insekto. At para hindi makatakas ay inilagay sila sa isang glass chamber na bantay sarado ng tauhan ni Damon. Samantala, ayon sa nakasunduan nila Tisoy at Poseidon, pagkatapos mapag-aralan ang paligid ng lab, ay niligaw ni Poseidon ang dalawang bantay para agad nila itong mapatumba at madisarmahan. Si Tisoy ang nagtagumpay na mapatay rin ang bantay ng mga scientist at nagpakilala na hindi siya kalaban. Mapatakas kaya ni Tisoy o Agent Adelantar ang mga scientist at mapigilan ang paghasik ng peste ng laboratorio? Abangan na lang natin ang susunod na mga episode dito sa The Iron Heart.